Welcome back dito sa ating YouTube channel na Imman Supremo. Mga buddy, kayo ba'y kumain na? Nung oras dyan sa Pilipinas siguro, mga alas 9 na ng gabi, no? At siguro napanood nyo na rin yung ating reaction doon sa nangyaring BBM Sara motorcade dyan sa Quezon City kaninang umaga. At talagang overwhelming ang naging suporta ng mga tao. At sigurado na maraming nangyari, maraming mga eksena na nangyari, na naganap dyan kanina. At isa sa tumawag ng ating pansin, yung eksena na kung saan ay may pinagkakaguluhan ng mga tao na hinahabol nila yung isang ABS-CBN vehicle. At nagulat ako nung biglang naglabas ng kamay yung nasa passenger side at nag middle finger sa mga tao doon sa humahabol sa kanya. So yan ang ating bibigyan ng reaction for tonight, yung nangyaring kaganapan na yan sa ABS-CBN vehicle, na kung saan yung isang crew ay naglabas ng kanyang middle finger at sininyasan yung mga tao. Okay. So ito mga buddy, no, panoodin natin to. Ito lang kasi yung video na lumabas na nakita natin. So 24 seconds at ipinost ni Admar V. Panoodin natin. Okay. Hinaan natin ng konti, then balikan natin. So, nagsisigawan ang mga tao na layas-layas. Ayan, akala ko may sinusuntok eh, pero hindi pala. Sumisenyas lang pala sa hangin. Ayun, medyo mabilis lang. Ayun. So, ito yung lumabas na photo o screenshot na kung saan ay inilabas nung crew yung kanyang kamay, yung kanyang kanang kamay, ayan. Okay. So hindi natin mamukhaan kung sino, ha, kung sino 'yan. So medyo mainit itong si Tatang, oh. Ayan. May nag-comment kanina na kamukha daw ni Thinking Pinoy ni ano, ni RJ Nieto. Ayan, oh. Okay. So tingnan natin ito pang isang ano, isang ayan, yan yung screenshot. Ayan. So, sumenyas. Kitang-kita, oh, dito. Sumenyas. Zoom in natin. Ayan. Tapos, itong si, ano, si Miguel Dumawal nag-comment. Ito. So, ito ay isang, ano, ABS-CBN entertainment reporter. Ang sabi niya dito, isang dambuhalang middle finger sa mga kongresistang nagre-request ngayon ng coverage sa papogi nila matapos disuportahan ang prangkisa ng ABS-CBN. We have the widest reach online and you think we'll gladly give you that platform after you threw our network into crisis? Yan ang pahayag ni Miguel Dumawal to congressmen who did not support ABS-CBN franchise renewal but want to use the network for their papogi or PR. Parang alam ko na kung sino nga pinatutungkulan nito, mga buddy. Hindi ba itong si ano, si Kong Rodante Marcoleta, 'di ba nagkaroon siya ng ano, ng parang ads at ABS-CBN. Ang sabi naman niya, hindi man niya kontrolado kung sino yung kukuhanin ng gumawa noon. Pero hindi natin masasabi kung ito nga si ano, si Miguel Dumawal yung gumawa nito. Wala tayong sinasabi. Kasi ito na post lang. Kung ito man ay kanyang sinabi, appropriate ba yung ginawa nito? Nitong crew ng ABS-CBN na to, na dahil sa sobrang kapikunan sa mga tao, siguro dahil
ganun nga yung pagtanggap sa kanila nung pagdaan nila dito sa kalye na to, ito, yan, ay maglalabas siya ng kanyang kamay at sesenyasan niya ang tao, ang mga tao, ng ganito. Diba? Karapat dapat ba yon na gawin ng isang kawani ng isang napakalaking TV network, ang ABS-CBN? Kahit masabihin na ano, na pikun ka na, pero di ba dapat ang pinaka the best na kanyang gawin dito ay isarado na lang niya yung ano, yung bintana para hindi na niya marinig, or umalis na lang sila eh, at ang layo-layo naman ng ano, tsaka walang masyado masasakyan, tumigil pa talaga sila para ilabas lang yung kanyang kamay, yung kanyang kanang kamay. Siguro dun sa mga ano, sa mga kabila, ang ano, ang impression nila dito, uy, bilib tayo dito kay ano, ha, kay crew. Kasi talagang ipinaglaban nila, ganyan-ganyan. Pero ano eh, pangit tingnan eh. At na-assume natin na mga professional tong mga to. May mga pinag-aralan. Hindi mo pwedeng basta gawin yung paglalabas or pagpapakita na ikaw ay magmi-middle finger sa mga tao. Kasi that's an insult. Hindi magandang tingnan. Siguro sa ibang bansa tanggap yung ganyang pagsenyas mo. Pero pag dito sa atin, manggagaling pa mismo sa isang professional na tao, parang ang pangit tingnan eh. Yun lang yung nakikita ko dito mga buddy. Hindi natin na sinasabi na ang gumawa nito ay si ano ha, si Miguel Dumawal. Pero ito yung kanyang pahayag. Sinusuportahan pa niya. Sinusuportahan pa niya. Kung hindi siya ito, sinusuportahan pa niya yung pagmi-middle finger nitong crew na to. Kumbaga, parang ano sa kanila to, ay nakaganti rin tayo. Parang ganun. Pero very inappropriate, unethical, ika nga. Kaya nga nung makita ko to, hindi ko ma-explain kung ano yung sasabihin ko sa inyo, kung ako ba ay matutuwa, dahil yung mga tao, kitang-kita nyo, nagkakasayahan. Ayan, nagkakasayahan sila. At pinalalayas nga ito, pero hindi eh. Lalo na nung inilabas niya yung kamay niya. Ayan. Oh. Kitang-kita. Ay nako. Isa lang ito sa mga ano, sa eksena kaninang umaga. I'm sure may mga lalabas pa yan sa mga susunod na araw. And bukas, December 9, I think nasa Cavite naman itong BBM Sara tandem para magpakilala, para makadaaw pang palad naman ang mga Caviteño noong isang araw sa Batangas. So today is sa Quezon City. Yun nga, 'di ba? Nung isang linggo nagkaroon ng issue na kung saan sinabi ni Kong Mike Defensor na hindi sila pinayagan sa Quezon City Memorial Circle, no? Nagpa-schedule sila December 8, pero nung makita nila na bakante, tapos nag-reply na naman yung administrator doon na sinasabi na ano na gagamitin daw ng Quezon City government. Pero nagpalabas naman ng ano ng pahayag itong si Mayor Joy Belmonte na kung saan hindi naman nila hinahadlangan ang pagdadaos ng event diyan, lalo na kung BBM or Sara. Pero dahil nga sa siguro nagkaroon din ng problema or talagang hindi nga available yon, hindi natin alam kung yun ay ano lang nila, alibay lang nila. Ayan, sa kalsada na sila nagpakita ng ano, ng suporta, ano, yung mga tao sa halip na doon sa Quezon City Memorial Circle, dito na sa mismong Commonwealth Avenue, at very successful yung naging event. Ito nga lang ang hindi natin nagustuhan, itong ginawa ng ABS-CBN na to, na kung saan ay nagpakita ng middle finger. At kung ang isang ganitong kalaking TV network ay gagawa or yung kanilang empleyado ay gagawa, sana ha, sana ay mabigyan nila ng ano, ng disciplinary action, dahil very unethical itong kanyang ginawang ito mga buddy, very unethical. Kahit na sabi mo na ikaw ipikon na pikon na, maximum tolerance pa rin, the best way ay sarado yung bintana ng kanyang sasakyan at
umalis na lang sila. Luwag naman ng kalsada eh. Di ba? Okay? So, yan lang mga buddy, ang ating reaction dito sa isang naging eksena kanina sa nangyari na motorcade or caravan ni BBM and Sarah. Basta wala tayong iwanan para sa bayan. Muli, Iman Supremo. See you next time.